buong bansa on Baloyski. The championship, Natalia, season 5 MPL after nung umalis si Baloyski at napunta sa Suns Park. Yeah. At ikaw mismo ang nag-call nito nung split na nangyari mismo nung season 5 nila. Indeed, man. I'm really excited. Kasi, alam mo yun, pag ito nilabas na ni Baloyski, hindi naman sinasabi nating sure win. Uh-oh. Pero mas flexible, mas mataas ang presence. At syempre, napaka-unique lang talaga ng pagdadala ng Nataliang ito onto the side of Onyx PH. I haven't seen any player that can go toe-to-toe on handling a Natalia katulad kay Baloyski. Sila lang talaga. Sila lang. At alam mo ba, ano pa yan, may binago pa dyan, pinahirap yung silence mechanic niyan. Dati kasi madali lang pindutin yung silence. Pro si Baloy. Sabi niya, ano mahirap? Napakadali lang naman ito. At ito kasi yung problema, pare, kapag meron kang Natalia, meron kang anxiety sa buong mapa. Totoo. Totoo. Kasi hindi mo makikita. Kumbaga, lagi ka dapat aware lagi kung saan. Lagi kang may iniisip. Lagi kang may iniisip. Alam mo, ikaw, feeling ko marami ka na rin iniisip lately. Tayo. Isang taon din na yung nag-isip. Alam mo, guys, sa mga kababayan nating mga Pilipino na laging may iniisip bago sila matulog. Lagi niyo tatandaan. Magiging okay din na lahat. Yan. Kaya niyo yan. Sa mga minamahal nating kapatid, of course, na naapektuhan ng bagyong Odette. Ayaw nga, stay safe sa ating stay lahat. Safe. Kapit tayo. Dahil sama-sama tayong babatiin pa rin ang Pasko kasama ating mga pamilya. Kaya kapit lang kayo. Kapit lang. Kami dito sa M3, dito sa Mobile Legends, ay kasama niyo kaming, of course, you know, saying our thoughts and prayers for every Filipino people. This is it. Game number 4. Ladies and gentlemen, between Onyx PH versus Blacklist International, diving into the Land of Dawn, this is the M3 Grand Finals. Is this the final game? Gumame dito ang Onyx ng Vision, plus you have the damage output as well on the mid game. Marky Goldlane Farsa. I like it. Makakapag-farm ka kagad, makakakuha ka kagad dito ng gold, gagana agad yung lineup nyo. Yep. And the fact na meron kang Natalia, yeah, it also complements the Mountain Shocker. So yes, madali kayong makakuha, yeah, ng pick-off. Isang chingas mula kay Baloyski, isang kalmot mula doon sa ating Natalia. Babagsakan ka talaga ng langit. Again, you know, removing the metaphors here, ang ganda talaga ng Farsa onto the gold lane kasi we're rushing the first items din eh. Oo, rush talaga kagad yan. Kumbaga Rush B. Rush B ka kagad. Kaso ang problema dito, Rush B din talaga ang Blacklist International. You have the double marksman setup. Nakita natin to kanina ng mga previous game. Indeed. Nathan plus Beatrix. Parehas carriers ng heavy damage artillery plus ang bilis ng push capability, Shiku. Yeah. Oo. Oo, kaya nang dahil dito, if ever you are Blacklist, dapat aware ka na lamang din kayo late game. Yeah. So habang tumatagal ang laro, nagiging confident this time ang Blacklist International. Not to mention yung composition nila, talagang bagay na bagay sa isang team na naka-actually kuha ng 3-0 sa isang series. Oo. They have the Joe, they have the Paquito. Ito yung malakas mang puwersa ng mga lineup eh. Just look at that. Makikita mo yung poke downs na pwedeng gawin nila. Kanina si Haji nakakuha ng isa dun sa may mid lane natin. Yung also si even the likes of Wise poking it out against that Farsa. Ayun nga eh. Si Wise this time. Si Wise ang nag-natan. Yapisor. Medyo na clickbait eh. No? May onting shingas pala dito. Kanina, ang pagkakaalam ko, Haji again, Haji was using the Beatrix. Mm. Ito yung kalakasan ng Blacklist International. May mga heroes kasi sila, Shin, na kaya nilang mag-switching. Yeah, yeah. Kaya nilang ibait. Alam mo, ito yung gagamitin. Line-up na meron kang Wise, line-up na meron kang Oh My B, Oh My God, nakuha ka agad si Hatred dyan. 2-0 na ngayon ng mga taga-Blacklist na nakapwesto pa sa may turtle natin. Haji is also on the line. Palapit na sila dito kaagad. Turtle again na nakuha na Blacklist. Okay. Okay medyo, sila. Medyo rumaharat-rat na si Oheb. Ladies and gentlemen, this is the Beatrix na maagang magiging online on this killing spree, level 5. Medyo nakakatakot yan. Nauso na kasi sa ML ngayon yung mga sniper. Ooh. Parang ganyan. Off-cam kill, Shin. 3-0, mga tol. If you want to emphasize doon kung gano'ng kalaki yung lamang ngayon ng Blacklist, there is the gold lead. Emphasize there. 880 on our screen. Actually, nag-fluctuate patungong 900. Sitting onto the 1K full core lead ng Blacklist International. Ayun nga, tignan mo pa naman, Shin. Sabi ko sa inyo, laban agad na parang ganyan, di ba? Mm. At level 1, kailangan matuto na kayo kagad mag-rotate. Look at this. May switch na gagawin, but this time, sabi ni Venus, pasok tayo! Masyado mapanganib yun. Baka pwede ka malata doon. You got Oh My Venus here. Who's able to get a flicker out. Down, patungo doon sa may pixel brush. Ang ganda naman ng takas
dyan. At walang casualty makukuha ng mga taga-Onic PH. So, okay lang. Okay lang. Galing ni Oh My B, man. Galing ni Oh My B. Lumipad kaagad yung Matilda Airlines. Pinakitaan lahat ng mga bansang lumipad. Pabalik sa kanilang bansa. Pinakitaan lang kaagad. Lipad! Kaya mong lumipad! Oh My Venus. Isa sa mga talagang kilalang Matilda users yep. na dagdag pa sa kanyang arsenal. Dati Estes ang nakita natin noong panahon eh. Oy. Actually, sa mga panahon din sa upper bracket na nakikita kong lamay yung Onic PH at nilalaro ng ano, Natalia, dapat nandun si Baloyski eh. Oo. Diba? Parang pang finisher moves. Oh. so medyo talagang iba ngayon. Guys, hindi natin sugarcoat. Blacklist International has a very, you know, momentous lead. Tsaka, even sa game number 4. Tsaka medyo kumalma si Hatred dito eh. Kasi ang gamit niya ngayon is the Rafaela. Mm. Usually, si Hatred, siya yung agresibong mage. Minsan may chopa siya. Mm. So sabi ng Onic dito, saglit, baka kailangan nating huminga. Yeah. Baka kailangan nating mag-inhale. Totoo. Inhale, exhale. Oo. Minsan sa buhay, kailangan mo ng ganun eh. Iba kasi talaga din na naging kwento ng finals natin, paring Manjin. Oh. You have a PH versus PH final, so parang ang naging vibes mo, parang kalaban mo, kapit-bahay mo lang eh. Oo nga eh. May familiarity na kayo sa isa't isa, pero kailangan ma-remind ang mga taga-Onic PH ng kanilang pinaglalabanan, World Championship. World Championship to. Diba? Actually, yun nga yung ayaw mangyari muli ng Blacklist International. Nung nakalaban nila yung Exynos, ayaw nila na parang ma-money in the bank sila. Oo. Na nakuha na nila yung briefcase eh. Tapos biglang tumunog yung team song ng ex eh. Ngayon, tignan natin kung kayang gawin yun ulit ng Onic. Kasi piruin mo yung Onic ah. 9-0 sa upper bracket all. Tapos ngayon pinapalagpag sila na parang ganyan. Nakuha si Omay Bidoon. Maganda yung lapag ni paring Hatred. Aba may emote pang nasama kahit 3-0 na silang behind. Oh. Automatic kasi yan. Automatic kasi. Part ng combo. Oo, naka-config yan. Naka-config pala sa cellphone. Yun naman mga kaibigan. Hatred doon. Atras ngayon. Haji to the forward side. Na bursting yung ating Rafaela. And of course, hindi pa tapos ang ating laban. Tuloy pa rin ang laban as Larsky will blow the flicker out. This is Haji with the kick. Up. Haji with the kick. Sabay na wala si Marky. Three are down. Yeah. Hindi sana sumunod si Larsky. Of course, it's gonna be the take on tower mid. And still, the lead of Blacklist is big. 3.6. Man, ito na talaga ang bagong uso ngayon. Yung pass, face, early game. Yeah. Na ginagawa ng Blacklist International. Speed lang, tol. Speed lang, tol. Coming in mula sa lower bracket. Fighting here. The team that has been sweeping the upper bracket. Onic PH, oo, no? Oo nga eh. Kakaiba yung pinapakita ngayon. Sa PH versus PH match. Hindi makatapat sa bilis ang Onic Philippines. Paring Shinbo, kumbaga mas mabilis pa sila sa faster, mabilis pa sila sa quick. Mas malakas pa sila sa stronger. Mas malakas pa sila sa stronger. At mas okay pa sila sa better. Better na better talaga. 1-6. 6 kills for the side of Blacklist International. Tuloy-tuloy ang aggression. Ito yung mga gustong ano eh. Ito yung mga gustong laban talaga eh. Yeah. Yung tinatrap nila ang Onic Philippines. Hindi nila tinitigilan, Shinbu. Nag-aantay lang sana ako dito ng Baloyski moment. Si Hatred, emote pa rin. Part ng combo niya doon. Pero huli ka, Betchin. Si Baloyski dito. Nako, tinanggalan ng kutsara. At lalayo na lamang ang mga membro dito ng Onic PH. As you see them really dominating it. Even if they don't see Baloyski, alam nila saan nanggagaling yung order. Alam talaga nila. Parang kabisado na rin kasi nila eh. Mm. Ang dami na rin kasing VODs eh. Alam mo naman, fan tayo ng mga VODs. Oh. Ang dami ng mga YouTube VODs na kinuha yung mga picture ng mga players at nilagay na yung title na Baloyski ganito. Oh My Venus ganito. Ang dami na lang na panood. Kabisado na nila yung rotation ni Baloyski. 1-7, tol. Oo, tol. On a world finals here, game number 4. Wag na natin tingnan yung score. It's actually yung 5.7K at, on the gold lead. At eto na kasi yung panahon, Shinbo, na nag-call na ang Blacklist International ng ube time. Yep. At 5 minutes, binanggit natin to kanina, nagsama-sama silang apat, tapos biglang may mahihiwalay na isa. Magpa-farm lang si Wise ng magpa-farm. This is Onic na kailangan kailangan ng disiplina. Yeah, ito yung literal na disiplina ng Pilipino. Hindi pwedeng umasim. Baloyski, hindi rin siya makakuha ng kill dito kagad eh. Yeah, and we are still sitting on the third turtle timer. Tingnan niyo yung mga icons doon sa upper left feeder. You also see 3-0 na kagad doon sa turtle aray. Ngayon, yung flicker ni Dilaski. Nilamon. Tapos makikita mo, iluluwa doon sa may under the turret. It's gonna be a clip there with Haji. Tuloy-tuloy pa rin. Nice pick para kay Dilaski this time. Ang bawal lang mangyari for Blacklist International is mag-overextend. Yep. Double marksman sila. Pag double marksman, alam mo naman, medyo malambochi pa rin. Yeah. So medyo, kailangan nilang respetuin dito yung burst damage. Yi Shun Shin has the shocker.
has the crits. May execute si Baloyski. Meron ding par sa feathered airstrike. Oh! Ang init nila, Baloyski sa may pinakailalim. Tapos nawala yung silence sa atin. There's still a very nice follow-up mula dito sa ating hatred on the far side. Kung sino na kagandang nagawa nila, double kill pa ang nakuha ng ating Natalia. Napakalinis na kuha ng Onyx PH. Napakalinis din na feathered airstrike ni Marky. Medyo bad boy. Oh, pwede pa pwera sa inyo yan, paring Manjin. Lalaban ka to. Down in the mid, susubok nilang ilaban. Why sa may pinakaharapan, Dilarski also zoning it out. Of course, so-called teamwork na lang yan, luwa. Uy, meron pa yatang magpapakuha. It's gonna be Edward. No, hindi wala. Na. Okay. Napakagandang respeto mula sa dalawang kupunan. 4-7 is the scoreline. Hindi binitawan ng Blacklist International yung kanilang mid lane. Yep. They know na wala ng feathered airstrike. They know na kayang-kaya na actually ni Wise din na i-clear out yung mid. May konting offset din. Kanina 5.6. Ngayon, nasa 4.2-3.9 yung lead. Oo, palag na. May konting mga punishment na nakukuha ngayon dito yung Onyx. Pero alam natin na medyo kulang at si Oheb! Ako, pre. Yun ang kailangan bantayan ng Blacklist. Yeah. Yung pasabog ni Marky. Alam mo ba si Marky na ngayon ang binansagang bagong bad boy ng MPL? Bakit? Oo. Bakit siya bagong bad boy? Men, tignan mo na. Ayun, na-deads tuloy. Binati mo kasi. Na-deads tuloy. Ikaw nagsabing kasi si Marky, kung maganong pumasok siya, may swag na agad eh. May swag na kaagad. Tapos talagang na-activate siya pag pinagamit mo siya ng mga marksmen, sa mga ganyan. Tapos, yung attitude niya towards game, pag nag-init na, alam mo yun? Well, maganda bitaw ni Marky nga doon sa kanyang farsa. No? Remember, sitting here at 2-2-1, fully elated towards early burst, especially nung kanyang spell, yung kanyang emblem dito. Now, tignan natin sa ating mapa, we got Blacklist International already positioning himself towards that Lord. Actually, malayo sila kay Rimo. Kung bigay ito. Level 1 Lord to. Yeah? Tignan mo yung kalakasan ng Nathan, paring Shin. Okay. Kung gaano kalupet yung theory of everything. Yung mga bumabounce-bounce sa mga sagok. Bounce-bounce-bounce-bounce. Edward. Aray. Okay, mali ang pinasukan na liga. Ang ganda ng further there strike. Habang, doon pa rin si Baloy. Walang ibang option yung Onyx Philippines dito, Shin, kundi hintayin yung feathered airstrike proc. Yeah. Kailangan nila dito na magandang kuha, magandang setup doon sa dila ni Dilarski. Tapos makakuha sila dito ng magandang mga paputok na meron si Marky. Kasi si Marky lang yung pag-asa nila. Every cooldown of the feathered airstrike is important for Onyx PH. May impacts. May impacts. Yung talaga sa laruang ito, mga kaibigan. Maganda rin yung mid-shield na ginagawa ni Dilarski doon. Wise is there. Marky grabbing the first one to be clipped down dito. At sinubukan mang indahin yun ni Marky. Marky siya ang namaalam. We have Dilarski naman. Natatakas na lang dyan as the chase down is done by the Blacklist International. Still, Baloyski, mga kaibigan. Despite get that opportunity to get in, Blacklist International is going for the push dito sa inhibitor turret. Oheb nyo, gigil na naman. This is Haji once again with the knock-up. Meron bang dila? Hindi na makakadila kasi dahil kaputol. Nako. Meanwhile, Alako, dumidiretso to. Kumukuha pa rin ang tatsa si paring Baloyski. Alam naman mga taga-Blacklist International na hindi nila kailangan magmadali. Pero baka merong minion wave na makakalapit sila doon sa base. Nagparamdam si Baloyski, medyo nataranta. Kasi tignan mo na wala na rin siya kasama. It's gonna be a 4v5 situation under the base dito ng Onyx PH. And now the rotation coming in for Blacklist International sa my bottom lane. Hindi makapag-jogging-jogging si Baloyski, paring Shinbu. Todo pawis na siya doon sa bandang sa likod. Wala siya mapingko. But meanwhile, that is the overextension mula kay Edward. Towers are falling down sa loob ng base ng Onyx Philippines. Lakas ng Blacklist International sa larong ito. Mga kaibigan, dalawang tore lamang ang nakuha sa kanila. Already knocking down the two turrets here as well. On the inhib side ng Onyx PH. Wala. Yung lineup kasi ng Onyx, gusto sana nila psychohin yung Blacklist sa umpisa eh. Kasi Natalia pixel eh. Kumbaga kung ikaw si Baloy, nilabas mo na yung alam mo yung kapag si Yami Yugi, ilalabas niya na si Dark Magician. Nilabas niya na dito, nilabas niya na yung kanyang Pikachu. Kaso walang nangyari. Nilabas na ang Pikachu. Pikachu, pre. Nilabas na ang Pikachu. Mula sa Yu-Gi-Oh. Mula sa Yu-Gi-Oh. Ibang mundo yun. Oh? Pero nandahin dito, look at this, Baloyski is totally... Shut it down, Balanchine. Yeah, at kailangan nilang mag-sync ng mabuti. Mga kaibigan, World Championship pa rin ito. They're gonna be catching down the long lane para kay Baloyski. Baloyski!
Ako. Andaan na ang ulam mo. Baloy Let's see here. Skin. That's gonna be Edward ducking forward. Baloy skin. Pinapalayo and dash down. Walang sagot. Ang mga membro ngayon ng Onic PH. Hindi na siya nakapag-sidestep. Inabangan ng Blacklist International si Baloy. No. And no. Si Baloy na wala ng apoy. Nga-apoy, pre. Wala ka nang apoy. Apoy, umuwi ka na lang. Umuwi ka lang, boy. In the Larsky year, speaking of umuwi na lang, mga ating batang general ay makakataas sa may pinakataas. Ladies and gentlemen, naglaro pa si Edward sa may bandang baba. That's gonna be a collapse here sa mga member ng Onic PH. Edward will be playing it out. Pero the Larsky, oh my God, big health bar. It won't be enough. Naging 1-for-1. Nahuli si Edward. Nahuli si Edward, pero sinasabi dito ng Blacklist International, huwag yun ang sabihin na mausang ka-box. This is Kyrie na nahuli ng tatlo. Kailangan na ata magtimong ng mga Agent Shinbu, dahil naaamoy na nila. If you smell... That's it! That's it, ladies and gentlemen. Isa na lamang ang natitira. Alam na nila at huwag kayong magtataka kasi walang mas malakas na bansa. Walang mas malupit. At alam nyo naman, pagdating sa M3, ang Pilipinas, champion lang ulit! The Blacklist Dynasty continues! Ang... That's it! Nananatiling kampyon! Nailista na! Blacklist International! A very, very dominating performance here by the lead team of the Agents in the biggest stage of MLBB. Hindi na sila pumayag na maulit ang nakaraan. It's been a rough journey for Bonchan, for Dexstar, Uncle Eson is also finally a champ, an international champ. Wow! Thank you very much, Venus Leo, and Wise. Wolf, Marco, Edward, amazing stuff! And Oweb coming myself, in. Myself, Joaquin Gomez, in congratulations to Blacklist, but also, our friends ng Bansang Pilipinas. Onic PH, guys, this is a statement. Well. Big round of applause for Onic. Philippines, you have done a remarkable job. Buong broadcast natin sinasabi ang salitang respect. Respect. At ngayon yung respect ay nakatatak mismo. From fellow respetuhin niyo ang kampyon. Blacklist International. Whatever you're watching right now, if you're in the Philippines, drink it in. This is your region being the number one in the world. Wala na. To Mobile Legends, bang bang. Kailangan na lang natin mabiwang. In the Blacklist, well deserved. They are rivals, but in here, they are true friends representing Philippines. Grabe. Onic Philippines M3. And Blacklist International. There they are, showing love for each other, showing appreciation because they understand what it takes to get this far, to bring each other to the top. Hugging each other up. Grabe. They know what's up. Nung M1 men, this is the same four people. Dlar, Valoyski, Venus Wise. Or rather, personally speaking, I don't think there are anyone who are losers today. It's a win for the Philippines. Mukhang nag-enjoy lang din talaga silang dalawa, no?